Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo ritong Honda Civic ESI 95 model. So guys, hirap to umandar, maganit siya pag ini-start. Like testing mga paraan. So guys, paparinig ko sa inyo. Yan guys. Sige. Stop. So guys, dito natin malalaman kung malakas ang battery niya o mahina. Kailangan pag in-start siya, babalik ulit siya dyan sa pinakagitna, sa 13. Sige, start. Stop. Sige. Stop. Ayan guys, mababalik sa 13. Ibig sabihin, buo yung battery niyan, malakas ang battery niyan. So ito guys, ang gagawin natin dito, tetesting muna natin siya ng rekta kung aandar siya. Typing wire. Pag ganito guys, umandar to, ibig sabihin, relay lang ang kulang nito. Ire-relay na lang natin siya. Yan guys. Rek, i-on mo susi. Ito yung contact niya ng... So guys, yung sa solenoid, yan. Ire-rekta natin yan. Kailangan umandar siya. Pag nilagyan natin ng positive at maganit pa rin siya, ibig sabihin, may problema yung starter niya. Pero pag direkta natin itong contact na to at mistart siya, ibig sabihin, relay lang ang kulang niyan. Mag-a-additional lang tayo ng relay. Yan guys, punutin natin. Lagyan natin ito guys. Ito, ilalagay natin. Yan. Start pa. Naka-on niya, Rek. Yan guys, umandar. Patay mo, Rek. So, guys, ito guys, positive. Ganyan mag-rekta. Ito guys, yung wire na to, lagi nakahanda to. Pang-rekta ko lagi ng starter ko. On. Patay. On. So yun guys, umaandar siya pag rekta. Ibig sabihin, kulang lang siya ng relay. Sige, Rek, patay mo na. Mag-additional lang tayo guys ng relay para masolve na yung problema. So guys, ang sasakyan na to kay Oji Carino. Matagal lang natin customer yan. Nga, Rek, lagay tayo ng relay. So guys, ito yung relay na ginagamit ko. Original na, surplus to, original. Yan. Sealed type siya guys. Yan, sealed type. So guys, ililinyo natin to sa starter. Mag-additional tayo para lumakas ang supply niya. Yan. Kuha ka rin mga wire. So guys, yung dalawang malaking yung female socket dito yan. Yan. Ito yung magiging supply niya, yung pinaka 30. Yan yung ibabaw na to, 30 yan. Tapos ito yung papunta sa starter mismo, yung pinaka output. Ngayon itong dalawang maliit, ito yung magiging switch niya. To. Ito yung switch, ito naman isa na to, ibabody draw natin. So yun guys, pakita ko na lang mamaya guys pag na-assemble ko na at ikakabit na natin. So ito na guys, na-assemble na natin yung relay. Ito yung mga linya. Papakita ko sa inyo guys kung paano natin i-actual to na ikabit. Ito guys yung 30. Yan 30, dito yan. Ito yung puti. Yan. Papunta yan sa main line mismo, sa galing ng battery. Doon din natin to itatap sa starter. Ito naman yung 87, yan yung pangalawang malaki, 87, ito yung papunta mismo sa solenoid.
yung itutusok sa solenoid. Ngayon, itong dalawa na to, yung 85-86, ito yung magiging switch. Ito yung dating output ng starter, yung diretso sa solenoid. Dito natin siya idudugtong. Ngayon, ito naman yung 85. Ibabati ground natin to para mag-magnet siya, mag-magnet yung relay. Kasi kailangan niya ng positive at negative para mag-magnet ang relay. Ngayon, pag nag-magnet ang relay, kailangan niya ng supply na positive para lumabas siya sa output na 87, diretso sa starter. Ito guys, i-actual ko sa inyo. Tanggalin natin. So guys, ito yung output dati na diretso sa solenoid. Ito yung magiging switch. Yan. Sa 86. Ito yung magiging switch sa 86. Ngayon, ito yung 85. Iba body ground natin yan. Yan. So guys, yung dating output. Yan, magiging switch na lang yan. Guys, dito yan sa 86. Cable tayo na lang. So guys, yung dating output galing ng susi ito sa start. Ngayon, ito na magiging switch niya. Switch ng relay. Kaya panginang. Tapos ito guys, yung 30, dito yan. Dito, tatap natin dito. Yan, dito. Tatap natin yan dito. Kailangan lang guys, pag maglalagay kayo ng relay, aalisin nyo muna itong negative. Yan, aalisin yung negative. Huwag yung positive, negative lang. Para in case na dumikit ang solenoid, hindi siya magkakrank. Hindi magkakrank ang makina. Kaya laging safe tayo, tanggalin muna yung linya ng battery. Kasi pag tinanggal natin to guys, itong galing ng battery na to, pag dumikit yan sa body, i-spark yan, maaaring dumikit. Pag dumikit yan, puputok ang battery. Yan. Magbabaga yan eh. Kaya dito sa didikit, magkakarangk yan. Yan, diretso yan eh. Magkakarangk ang makina nyo. Kaya kailangan tanggal ang battery. Yan. So guys, yung 30, dito natin yan. Yan, isasama natin dito sa main line. Yan. Yan guys, 30 yan ha, 30. Ngayon, ito yung 86. Yung galing ng susi, yung sa start niya, pinaka-start. Ngayon, kailangan niya ng ground. Mapati ground natin yan dito. So guys, yung 85, mapati ground natin. Ayan, tinagis. Energies. Yan, ito guys, body ground.
gagamitin mo na yan kayo. Ayan guys, ito yung 87, yan. Dito natin itatap yan sa solenoid. Ito guys, yan, 87. Yan, tapos hinangin natin. Para walang loose. Kasi pag nabasa yan, magkakaroon ng ano yan eh, humido. Magko-corrosion siya. Kailangan kapit na kapit. So guys, kaya nahihirapan yung starter pag ini-start, mahina na yung supply niya galing dun sa susi. Mahina na yung nilalabas niyang kuryente, kaya hindi makapitik masyado tong solenoid. Kaya ang nangyayari niyan, minsan na pag mahina ang pitik ng solenoid, kung hindi solenoid ang bibigay, itong field coil, yan, nasusunog yan. Kasi pag nagka-crank yan, nag-iinit yan pag nahihirapan siya. Parang sayad siyang dating niya. Kaya nag-iinit to, natutuno yung pinaka-balot. Ayan guys, okay na. Ayan guys, babalutan natin para hindi siya mabasa. Ayan. Hala ka mo. Ikuha kang cable tayo. Yung mataba. Dalawa. Testing muna natin. Patay. Start. Okay, start. Guys, ganyan lang lagay ng relay sa starter. Bago kayo magpagawa ng starter, katesting nyo muna yung recta, minsan kasi kulang na sa supply. So guys, sana may natutunan kayo sa snare pong bagong video. Maraming salamat.